Hi guys, Mubuhay! Welcome back to our channel. This is Efraim, your jardinerong kapitbahay. It's another day and another plan to discuss ano pang hinihintay mo. Tara, samahan mo ako at magkwentuhan tayo. Hi guys, Mubuhay! Welcome back to our channel. This is Efraim, your jardinerong kapitbahay. Magandang araw mga kapuso, kapatid, kapamilya, at syempre, mga kapitbahay. Today, we're going to do some what we call now as unboxing. Okay, so siguro a day or two, I am able to order some of the plants sa Baguio City, sa Benguet. And of course, I'm very excited kasi I'm also fond of having some plants like cactus sa syempre sa mga binibili. And of course, one thing for sure, maganda sa picture. And of course, we are looking into yung actual na natura talaga ng aking pinurchase na halaman for this month, okay? So of course we have to look into paano ba natin kailangan makita or paano ba natin mapapanatiling safe yung ating pag-order ng ating mga halaman, especially during online. Of course we have to look into some sellers na accredited ng isang association or sample institutions na credible naman yung kanilang mga memberships at saka yun yung pinaka-security mo na hindi ka nila lolokohin. And one of those things of course yung mga nagbebenta ng mga cacti sa Baguio City. Cactus and succulents actually. Of course may mga samahan tayo sa Pilipinas that are actually giving out or requiring yung tinatawag nating nagpagbebenta ng mga cactus and succulents sa ating mga sellers. And one thing for sure, mas maganda kung makikita natin yung kanilang mga signage or yung pinaka-logo nila. Okay? So, today, I am able to purchase grafted cactus. Okay? Grafted. Pag sinabi natin grafted, hindi ito yung normal na cactus na merong roots at saka yung pinaka-cactus mismo na plant. Grafted is usually nakakabit siya sa isang pinaka stem na kung saan ay gumagamit tayo ng tinatawag natin mga stem katulad ng dragon fruit kung saan doon natin kinakabit yung pinaka cactus. And one good thing about this particular practices of those growers is that mas mabilis na napapalaki yung pinaka cactus natin pag ito ay grafted. Okay, yun yung maganda sa kanila. Kasi, especially those cactus na medyo variegated o medyo iba-iba yung kulay niya, yung mga may yellow or merong reddish part na cactus, medyo mahirap kasi silang mag-process ng kanilang pagkain o yung tinatawag nating photosynthesis. Pero once na inilagay sila sa isang grafted or ginawa silang grafted material, well, may ensure natin yung kanilang survival and syempre, we are able to look into their beauty until they grow well sa isang medium. Okay, so enough for that. Let's try to open now or let's open now our box. So in here, I have here a 1 kilo slim na box. So I have ordered from a reliable seller 8 grafted cactus and it cost me around 1,900 pesos. And I am able to get mga 8 pieces na materials or 8 pieces na grafted cactus for this time. Okay? So let's try to open. Okay. So what I have here of course are some papers. This is actually para ma-ensure natin na hindi masyadong kakalog-kalog yung ating pinaka-box. And also, meron akong previous. I have here 5 na maliliit na I think this is a pre-use already na mga maliliit na pots na plastic pots. Well, actually maganda rin naman that we are able to give some of those things, especially syempre bagong seller, you want to bagong buyer, you want to be known for them para umulit-ulit sila. So, I think that is one of their techniques para bumili uli sa kanila ng halaman. Well, anyway, it's all about the plant. Kaano kaganda yung plant nila? Well, dun yung paraan para bumalik sa kanila yung kanilang pinaka-buyer. Okay? So, I think it's not only with the previous, but also kung yung quality ng kanilang mga halaman na binibenta. So, dun tayo mas magandang tumingin. Okay. So, I have here 8.
I have here four of them here, and then the other one is this one, four. Okay, so let's try to open now all of those, grafted cactus. Okay, so ayan. Yung iba ang ginagawa nila, binabalutan nila ng maraming tissue. And of course, pag binalutan nila ng maraming tissue, mas tingin ko mas safe siya. But some of those people na sellers, wala silang siguro medyo expensive pag nilagyan nila ng puro mga tissue yung kanilang work. So what they're using now is, they're using now yung mga gamit na newspapers. And wala naman ako nakikita ng problema doon. Of course, ayan, tulad doon. So we have here this one, pero may balot na tissue yung unahan. And one good thing is, this is actually a dragon fruit na stems. Okay, so they're able to use this one as a grafted tool or grafted material para sa pagtubo ng isang magandang cactus. Okay, ooh! Very beautiful. Wow! Okay, guys. I have here the first candidate. Napakaganda niya. Okay, this, I think this is a snow cups or cup, something like that. So, meron pa siya yung number para secure tayo talaga na yun talaga yung pinili nating pinili talaga natin siyang plants. Okay, now, nung pinili ko siya, nung tinignan ko siya sa picture, I really admired yun sa kanyang cottony na white color, and it's really nice. Okay, pasinin nyo. Tapos meron na siya maliit na pups dun sa side na yon, which is actually ready na sa siguro pag siya ay lumaki. Of course, we could already pick those things up and then replant natin. Okay, para magkaroon ng panibago. One trick about maintaining the color white or the whitish color ng ating cactus na to is that hindi natin siya kailangang basain. Okay, hindi pwede siyang basain. Okay, kasi nga medyo nagiging brownish in color pag nababasa yung parang mga cotton white na yan. Okay? So, nice one. I have here nice part. I'm very excited by tomorrow. Magre-replant na ulit. Okay, next one. Okay, since this one is parang medyo mas malaki ng konti, I think this particular plant ay medyo mahal ng konti. So, I bought two sets. Yung sets kasi na isa ay medyo 300 per plant. Ito namang isa, yung isang set ko naman ay yung 300 yung isa ay 200. Okay, so magagalit ang asawa ko pag hindi ko sinabi. Okay, so again, so this one is quite different. This is not a dragon fruit. This is different. Parang it's another kind of cactus, a columnar type. Pero ang ginawa siyang pinaka-grafted tools niya. Okay, another nice one. Oh, wow. Yan. Wow. Okay, guys. Ang ganda, no? Ganda. Okay, so this is a very nice part of the collection. Especially pag lumaki ito. Just try to imagine pag lumaki itong ganitong klase ng cactus na nakalagay dito. It's really... Now, also, some sellers, binabagay din nila yung klase ng pinaka-stem, pinag-grafted nila. Kasi bakit? Kung ito'y lumaki at ang ginagamit nila dito ay yung sa dragon fruit, most probably baka mabali or mabali. Pero this one kasi is solid. Talagang columnar talaga siya. Circular, columnar. So, it really support pag yung ating halaman pag malaki na siya. Okay, so nice choice for this one. Okay, next. So meron tayong dalawa, so we have at least meron tayong six left. Okay, so another dragon fruit. Ayan, may dragon fruit na naman tayo dito, and of course ayan, this one is nice also. Ang kakaibahan ng isa is this one is much cottony pero masiwahiwalay siya. Okay, masiwahiwalay. At saka yung kanyang pinaka pansinin nyo, medyo may pagka-color pink yung kanyang pinaka scale sa loob. Hindi lang siya masyado siguro mapansin because of the cottony na nando sa pinakalabas niya. But definitely may pagka-pinkish siya in color. Okay? And this is actually a nice one.
Nice plant. Okay? Wow. Okay, next one. Sabi sa inyo, magkakaroon na ako ng sarili ko sigurong farm para dito. Okay? Bumili kayo sa akin, ha? Pag meron na akong sariling farm to reproduce or to mass produce this particular crafted tools. Well, actually, it might be one of my content siguro is kung paano mag-graft na rin. So, pag-aaralan ko na rin siguro mag-graft ng ganitong klase ng halaman, ng cactus. Okay, para medyo maganda. Okay, another type of... Ayan, ito na naman. So, hindi na naman siya... Ito ay hindi dragon fruit. So, I think medyo kakaiba yung nasa kanyang... Ano, yung nakakapit sa kanya. Okay. Wow. Okay, this one is quite nice din. Dark siya, pero kita nito may pagka-reddish in color siya. May pagka-reddish or pink color. I think this particular, again, this particular cactus can grow bigger. Kaya medyo solid yung kanya or medyo uniform yung kanyang pinaka-source nung pinaka-stems niya. Okay? Okay, nice one. So, we have 4 more to go. Ayan. Marami talagang pwedeng gawin sa ano eh, no? Sa dragon fruit. Aside from the fact na pwede mo siyang gamitin as the source ng pagkain, mga prutas, syempre, pwede mo rin siyang gawing, pag doon mo siya i-craft, doon mo ilagay yung pinaka-cactus. Okay? Okay. Next one, ayan. Ito, medyo malaki yung kanyang ginamit na dragon fruit. Okay? Pero, let's see. Ooh. Okay. I think this one is 300 yata. Wow! This one is the another variety nung nauna, I think. Sure. But this one is pink. This one is darker. Okay? They said that this is Soku's rainbow type. Pero napakaganda ng color niya. It's more or less parang pink in color na may pagka yellow. Okay? Napakaganda niya. See the difference between the two. Wow. Okay. Sometimes pag sa pag-unbox makakita kayo ng something na magsusurprise sa inyo. Na talagang you really don't expect it. Na syempre, minsan maganda sa picture, pero nung nakita mo mas maganda talaga. Minsan naman maganda sa picture and re-disappoint ka kasi medyo pangit siya. Okay, next one. So okay, so we have parang mommy ano. Ah, okay, so I have the same type, pero meron pa lang parehas na ganito. Okay, so parehas pa rin siya nung una, I think. They're just the same. Yeah, I think. Parehas nga siya. Ooh, nailab ako the same time. Ano? Parehas yung aking nagustuhan. Okay, anyway, well, maganda naman. Malay nyo, diba? Sa aming, tawag to? Pag kami naka 1,000 na, we are able to give one of this. Okay, now, next! Okay. Let's have the other one. Okay, so last two na tayo. Okay. Okay. Again, medyo makapal na naman yung kanyang pinaka-roots. Okay. Dalawa na siya talaga. Oh, the same. Sa order mo, dalawa? Dalawa, the same. Yeah. Sa order mo, dalawa? Oh, I think so, dalawa. Di mo, pero siya 300. Okay. Namali ka, namali si Sam. Namali siguro ako. Yeah, namali ako. Parehas lang siya. Pero, syempre, dalawa na yung akin, no? Dalawa. Okay. Okay lang yun. Now, tingnan natin yung last. Kasi I'm looking for something na tingin ako talaga ng malapitan talaga sa picture kung talagang yun talaga yung kulay niya. I like to look into yung parang ano, yung parang brain cactus eh. Pero, naku, tingnan natin. Ayan, this is the one that I'm looking to sa picture. Ito yun. This is a brain cactus. Okay? And what can you see here is, ang ganda ng kanyang color, nagpipink yung loob niya. Diba? Ganda na. Okay. Lalo na ito pag lumaki. Okay, lalo na ito pag lumaki. Malaki siya, tapos pink in color na siya. Okay, yun yung maganda sa kanya.
Okay, so, wow. Very nice. Okay, so, yan. I have a total of 8 grafted cactus now. Mayroon akong dalawa na parehas. Okay, I have 2 na parehas. The same lang sila. This one and this one. Okay, so good luck. So, dalawa yung aking parehas na cactus. I have this one also. And of course, this one. Okay, so I think uulit ako sa pagbili dun sa seller. Very nice yung kanyang packaging. Very friendly. Madaling kausap. And of course, pag nag-message, mabilis din siya mag-reply. Okay? Nag-reply siya ng umaga, mga 4 o'clock a.m. Okay? So, kung nag-send ako ng message sa kanya, siguro ng mga gabi. So, kinabukasan ng umaga, mababasa na niya at mag-reply na agad siya. Okay? So, guys, thank you very much. Still, you're watching Planting with Depp and Grace. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa aming maliit na vlog. And of course, we are hoping na sana ay we're able to purchase or we're able to give you the best plant experience na maibibigay ko sa inyo. And of course, the idea of how you're able to plant these things. And of course, yung ating unboxing. Thank you and goodbye!